niyo siya sasaktan! Lahat ng ulang katawan to, kaya-kaya tisin. Pero yung sinasaktan sa imo't siya, hindi ko po kaya tisin niya. Kamusta na, Tonyo? Baka pwedeng kunin kita para tagapangasiwa ba? Hindi ho talaga. Pasensya na po talaga, madam. Ang ganda naman ng boses mo. Mama! Cordelia, anong ginagawa mo rito? Magandang araw po. Ako po si Mutya. Hi, Mutya. Ako naman si Ella. Alam mo, parang kilala kita. Ngayon ko lang po kayo nakita. Sigurado ka ba talaga? Napaka-cute mo naman. Andito pala po kayo. Mang Tonyo, naaalala niyo ba ako? Oo naman po, Mang Cordelia. Ella na lang, Mang Tonyo. Hindi na ako nagpapatawag sa pangalan na yun eh. Anak mo ba si Mutya? Opo. Napakagandang bata. Sige po. Alis pa po kami ng buong pamilya ko eh. Oo. Mang Tonyo, sandali lang. Gusto ko sana kasi kayong makausap. Sabi kasi ni Mama, kayo daw yung kasama nung anak ko nung mamatay siya. Ano mo bang nangyari, Mang Tonyo? Hindi ko kung dapat tanongin niyo tungkol dyan. Eh, sino ho? Yung doktorang nagpaanak sa akin, hinanap ko na wala na raw po siya, nag-migrate na raw sa States. Mang Tonyo, nakikiusap ako, kayo lang yung makakasagot sa mga katanungan ko. Talagang hindi ko po kayo masasagot. Wala pa talaga akong alam eh. Oo nga naman, Cordelia. Bata yun, hindi naman nakakapagsalita yung kumisakit eh. Mang Tonyo, gusto ko lang humalaman, nahirapan ho ba yung anak ko? Ano nga malay ng bata, Cordelia? Tsaka nakakahiyak eh, Tonyo. May lakad pa sila. Ano? Halika na. Mang Tonyo, nakikiusap ako, parang awa nyo na. Sabihin nyo na sa akin, gusto ko lang naman malaman kung ano nangyari. Halika na. Mama. Halika na. Bye po. Cordelia, hanggang ngayon pa ba yan pa rin ang iniisip mo, ha? Mama, hindi ako matatahimik hanggat hindi ko alam kung ano talaga yung nangyari. Pues, walang sagot dyan sa mga tanong mo. At saka isa pa, nakakahiya kay Tonyo. Para bang siya pa sinisisi mo sa nangyari? Paano kung meron niya? Tumigil ka na! Talagang mahina yung bata, kaya hindi niya nakayanan na matay. Ngayon, kung ako sa'yo, ang isipin ko na lang kinabukasan mo. Hey, na Rudy. Tsa, huwag kang makikipagkaibigan doon sa dalawang yun, ha? Tsaka lagi mo sila lalawyan at huwag mo sila pagkakatiwalaan. Naiintindihan mo ba ako? Bakit po? Mabait naman po sila. Eh, basta makinig ka kay tatay, ha? Mangako ka mo, tsa. Opo, pangako po. Hindi ka na. Kasi na ako. Baka na ako luto na si nanay. Kinabahan kanina nung biglang dumating si Delilah. Ako nga din eh. Pero sa tingin ko naman, hindi nakahalata si Delilah na apo niya si Mutya. Pero iniisip ko si Cordelia, Tonyo. Anak niya si Mutya. Hindi kaya siya nangungulila din sa anak niya. Pastor, ano ba yung sinasabi mo? Wala ba siyang karapatan na malaman na buhay ang anak niya? Pastor, huwag niyo magsasabihin yan. Kapag mamaya bumalik to si Mutya sa Cordelia, baka mamaya pagtangkaan na naman Delilah yung buhay ng bata. Hindi natin alam yun, Tonyo. Eh, malay mo, nagbago na siya. Pero kilala ko to si Delilah. Hindi magbabago yun. Oh, pero si Cordelia, mapait naman siya. Nasisiguro kung hindi niya sasaktan ang anak niya. Pero tuso-tuso si Delilah. Baka mamaya pag nakatalikod si Cordelia, pagtangka niya yung buhay ng bata. Nakikiusap ako si Esther. Huwag na huwag mo sasabihin. Nagkukulkimit siya. Tonyo, ina din ako. Masakit isipin na mamatay ang isa sa mga anak natin. Nasisiguro ko, ito din ang pinagdadaanan ni Cordelia ngayon. Huwag natin gawin to sa kanya. At huwag din natin ipagkait kay Mutya. Tunay niyang pagkatao.
Mabait naman ito sa mga bata. Bata! Pasensya ka na, marami lang ako iniisip kanina, ha? Hindi ka pa siguro kumakain, no? Ito. Maraming salamat po. Walang anuman. Alam mo, kung nabubuhay siguro yung anak ko, halos magkikita pa kayo ngayon. Sige, mag-inip ako. Alam mo ba, nakita ko kanina si Cordelia. Eh, hindi na nga tinulungan yung bata. Ni hindi man lang tinignan. Ay, sobrang suplada talaga. Si Cordelia? Eh, hindi naman gano'n si Cordelia. Pwes, yun ang nakita ko. At tama ka, hindi talaga dapat natin sabihin sa kanya ang tungkol kay Mutya. Eh, baka apihin lang niya anak ko, ha? Eh, maasap ako lang siya. Ay, tapo ko naman ang asawa ko ngayon. Sabi nila, pag lumipas ang panahon, unti-unti daw kitang makakalimutan. Mawawala na daw ang sakit. Apat na taon nang nakakalipas nang mawala ka, anak. Pero lagi ka pa ding nasa isip ko. Nasasaktan pa din ako sa pagkawala mo. Miss na miss kita, anak. Miss na miss kita. Unahan mo pa ako. Si Cordelia. Sigurado ka ba niyan? Tinuro niya sa akin to minsan. Alam mo, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ng tungkol sa Cordelia na yan? Okay ba siya? Maganda ba siya? Pero si Eldo naman, tsaka na natin pag-usapan yan. Pagpuntayin niyo na siya rito, sabihin niyo naghihintay ako rito. Eh bakit? Kung ikaw na lang kaya? Eh paano ako makakapunta rin? Tingnan niyo. Wala naman akong paan. Ikaw kasi, winala-wala mo pa ang kulang perlas mo. Na kay Cordelia ang kulang perlas. Kaya mahalagang mahalaga na mapapunta niya siya sa akin. Bay, importante nga yun. At ngayon mo lang sinabi sa akin, kailangan mapuntahan na nga yun.
Lolo Sheldon. Lolo, pakibilisan naman mo. Eh, alam mo naman pagong ako eh. Anak, dito kami nagtatagpo ng ama mo. Ditong-dito rin nabuo ang pagmamahala namin. Gusto ko, magsama tayo habang buhay. Sa tingin mo ba, matatanggap ako ng pamilya mo kahit hindi tayo magkalahi? Handa akong talikuran ng lahat para sa'yo, Cordelia. Binibenta mo yung bangka mo? Oo, lulus na kami ng asawa ko sa Cebu eh. Andun ang panganay namin. Siya na lang bahala sa amin. Pare, bakit naman ang mura? Sigurado ka mong walang sira yan? Maayos yan. Oh, so sige. Ibinig ko na yung bangka mo. Pero pare, papalitan ko ng pangalan yan, ha? Oo ba? Sige. Sige. Kukunin ko lang kami ka, sige. Sige. Madalas po gusto, anak. Pinapangarap ko yung araw na na magsasama kami ng ama. Kaya lang hindi niya tinupad yung pangako niya sa akin. Huwag kang mag-alala, Cordelia. Sasabihin ko sa akin amang ako sa ating dalawa. At babalikan ka na. Magkita tayo dito sa kabilugan ng buwan. Mahal na mahal kita, Cordelia. Sige, anak. Magmula ngayon, sarili ko na lang ang iisipin ko. Hinding-hindi ko na iisipin ang ama mo. Hinding-hindi ko na iisipin ang walang niyang sereno ama mo. Siya na kaya yun? Cordelia! Pinto! Sana'y mag-ibig na lang ang isipin na... Irvin? Malapit na. Ha, tayo siya naman tayo. Mabangga tayo, ha? Ito na tayo, Jero! Tonyo? Tayo, atin na talaga yan? Oo naman. Nabili ko na ito sa murang halaga. Talaga? Oo. Tsaka kita mo naman kung kanino nakapangalan. Tingnan nga. Oo, tingnan nyo. Ay, oo. Mutya. Para yan sa pinaka-cute na bata sa buong mundo. Ikaw kasi, Aris, hindi ka na kasi cute eh. Pero pogi-pogi naman to, tulad ng tatay niya, anak ko ba? Edi, tay, pwede na tayo mag-isdaan yan. Tay, pwede po ako sa mama? Ay, naku anak, pasensya na, hindi pwede. Kasi delikado. Oo nga, mucha, balita ko. Maraming higanting pating kumakain ng bata. Anak, hindi naman sa ganun yun. Kaya lang, medyo delikado sa kagat. Ganito na lamang. Aalamin muna ni tatay kung totoo ba yung sinasabi nila. Kung hindi naman, lalarga tayo lahat sa ano, sa dagat, ha? Pangako ni tatay yun. Oh, balik! Hi, Cordelia. Buong umaga kang wala sa bahay, ha? Saan ka ba nagpunta, ha? Marami lang ho kong lakad, ma. At saan naman? Sa puntod ng anak mo. O baka naman bumunta ka na naman sa Dalampasigan, umaasa na nandun yung boyfriend mo, na nawala na parang bula. Pwede ba?
tanggapin mo na na hindi na kayo magkakasama kahit kailanman. Bakit niyo ba ako hinahanap? Eh di ba papalaot na yung mga bago niyong mangingisda? Wala na tayong problema. Ano pa kailangan niyo? Ikaw ang problema ko, no? Tignan mo ang sarili mo. Ang ganda-ganda mo naman. Ang bata-bata mo pa. Pero kung umasta ka, para kang matandang dalaga. May okay naman ho ako, ah. Hindi ka okay. Alam mo kailangan mong gawin? Lumabas ka. Makipagkilala ka sa mga tao. Sa lalaki. Pero yung mabait at yung responsable, ha? Yung papasa sa akin. Hindi ko kailangan ng boyfriend. Masaya naman kasi ako, eh. Anong masaya? Ma, iwanan niyo kasi si ate. Ako, ikaw. Isa ka pa, ha? Hindi kita pinag-aral sa isang mamahaling international school para lang maging tambay sa kanto. Ma, kailan ba ako tumatambay sa kanto? Ay, naku, kay kanto siya, kay mamahaling club. Pareho din yon. Ano ba? Ang tagal mo na nag-graduate dyan ng high school, hindi ka pa nag-enroll dyan sa koleyo. I'm still trying to figure out what to do, Ma. Ako, figure out. Bilis-bilisan mo. Hindi porke mayaman tayo, eh. Pwede ka nang maging walang direksyon sa buhay. Problema dinadala niyo sa akin, oh. Uy, salamat, ha? Alam ko naman, ilikom mo lang yung usapan para hindi na ako kulitin ni Mama. Ayos na yung ate. Alam mo naman, huwag magkakampit tayo palagi. Salamat. O sige, magbibihis na ako ng hindi mukhang pangmatandang dalaga. Ay, naku. Patawad, prinsipe. Hindi ko na hapon. Ang iyong dalaga. Pero lolo, siya ito, sa tingin ba? Si Cortelia yung nakita ninyo? Eh, hindi ko naman alam ang itsura ng Cortelia mo. Pero, huminto siya nung sinigaw pang pangalan niya. Pero hindi ako nakakasiguro. Ma'am, papalaot na po yung mga bagitong mangingisdang ni-recruitin nyo. Dadalhin po ba yung kahon ninyo? Ay, nako! Huwag na muna, no? Ma'am, akala ko po ba yan ang magdadala ng swerte para mas maraming isda ang mahuli nila? Nako, Rudy! Tumigil ka nga dyan. Sa mga pangyayari ngayon, maraming mangingisdang nawawala sa laot, ano? Baka mamaya dyan, eh, isa sa mga mangingisda natin mawala at hindi na sa akin maibalik ito. Eh, di tuluyan na rin nawala ang swerte sa akin. Sa tingin ko, kailangan na siguro natin magpahinga. Marami pa tayong huli yung mga tagalupa bukas. Uy! Ano ba problema mo dyan? Naisip ko lang, ha? Sa dami-dami ng mga nahuhuli natin mga tagalupa, eh wala naman nakakilala kay Cordelia. Alam mo, siguro piliin na lang natin yung mga taong huli natin. Ano naman natin pipiliin? Simple lang. Manumanan natin. Bangayin tayo sa usap-usapan nila. Saka natin buutin. Balikin ko natin yung Cordelia. Baka nandun na siya. Mahal na prinsipe. Mukhang matagal nang walang nakatiya sa loob ng kubo na yun. Pero may naabutan kayong tao, di ba? Ibig sabihin, bumabalik ang si Cordelia. Baka naman hindi siya yun. Eh di meron na tayong magtatanong kung nasan si Cordelia. Bakit kayo na siya ito? Tingin ba ninyo, umaasa lang ako sa wala? Mahigit 4 na taon nang nakalipas. Nakalimutan ka na ng Cordeliang yon. Imposible. Ang sabi niya sa akin, mahal niya ako. Oo, pero hindi kanya pinuntahan sa oras ng tagpuan ninyo at hindi mo rin siya binalikan. Dahil nakakulong ako. Ang punto ko lang, prinsipe. 4 na taon nang nakalipas. Madami ng pagbabago ang nagaganap. Malamang, ng ibang bayan na siya. O di kaya'y nanirahan sa ibang bansa. Maaari ding nagkaroon na siya ng sariling pamilya. Hindi siya habang buhay na maghihintay sa'yo, prinsipe. At huwag ka nang umasa na magkasama kayong dalawa. Nuwerte lang. Chuck, matutuwa ang boss ko. Baka bigyan pa ako ni Madam Delilah ng bonus. Amo mo si Delilah? Ako, kilala ko yun. Uripot yun. Huwag mo na kasahan yung bonus nyo. Doon ka magsabi sa anak. Sinong anak? Cordelia! Doon ka magsabi. Mas mabait yun. Ano?
kilala ng tagalupang yun kung sinong babaeng Cordelia. Kaya kailangan natin sa tubuhin dyan. Kailangan natin umalis dito. Huwag ka na naman, sumamalan yung panahon. Saka naman ang lukot ng pangin natin. Tumino, kailangan mo na tayo, Tonyo, sa isa sa mga isla. Ayos, ingatan mo yun.